Nilikha ng Diyos ang isla ng Sibuyan, mundok ng giting-giting at ang kagubatan, ginawang bayan ng San Fernando, sunod ang kahindyukan at saka ang magdiwang. Naglalaki ang mga puno sa kabundukan, nagaganda ang mga isa sa mga ilog at karagatan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin lahat ng kailangan natin sa isla ng Sibuyan. Ako si JP Pardilian na nakatira sa Poblasyon San Fernando Romblon. Ako po si Mrs. Ana Rolion ng Isla ng Sibuyan, Barangay Taclobo. Ako si Nico Jan Rivero, 25 years old, Tubong Marigondon, ito sa bayan ng Kahidjuan. I am Marilu Mansuelo Livor, a professor at the University of San Fernando Romblon. Pwede ako po si Mr. Rene Rubiso, taga Espanya, San Fernando Romblon. Ako si Elizabeth Ibanez. Ako ay DRRCCA officer ng Bayay Sibuyanon. Ako po pala si Jainer Jonathan Maravilla Poras. Mas kilala rito sa lugar namin na Cap Vivo. Ako pa si Paulino Rigla, nakatira sa Sitio Sinapawan. Ako po ay si Epipenio Regla, Tagalumbong, Wisla, Kajukan, Romblon, Philippines. Sibuyan Island is an island rich in natural resources, and the people here enjoy the luxury of having work which is related to nature. So we are a place very close to nature. Normal lang ang mga pamumuhay ng mga tao dito sa Sibuyan Island kasi dahil yung mga tao ay dito na rin kumukuha ng kanilang mga resources like sa kabundukan, sa dagat, na kanilang pinagkukunan ng kanilang mga pangangailangan sa pamumuhay nila. Napakalaki ng pagkakaiba ng buhay sa Sibuyan kumpara sa kalungsuran. Una, ang buhay dito ay napakasimple, no? Alam natin yan. Pangalawa, hindi katulad sa Maynila na pera ang tumatakbo. Dito, kahit wala kang trabaho, mabubuhay ka, no? Kung gusto mong mangisda, pupunta ka lang ng laot, may ulam ka na. Dito sa isla ng Sibuyan, pumunta ka lang sa isang madawag na lugar. Hindi ka pa pupunta sa pusod ng gubat. Marami ka nang makukwit ang mga kahoy na nagdadahon or nagbubunga na pwedeng kainin. So hindi siya magiging problema kung sakali man na walang supply ng mga gulay na papasok dito sa isla. Bukod pa sa ron, dahil nga mayaman pa ang lupa dito, sagana pa ang tubig, kayang magtanim dito sa Sibuyan ng anumang gulay na gustong patubuin. Ang mga likas na yaman na matatagpuan po sa isla ng Sibuyan, unang-una po, pinagmamalaki ko ang aming virgin forest, ang aming napakalinis, the cleanest water in the Philippines. Sa lugar namin, pagdating sa dagat, marami pa rin ang mga likas yaman na matatagpuan dito sa aming isla. Nasabi itong naging Galapagos of Asia ito dahil siguro napakaraming mga buhay ilang, no, na natagpuan dito sa Sibuyan Island. Yung flora and fauna, maraming halaman na na-record na dito lang matatagpuan sa Sibuyan Island. Ganun din, meron ding mga
hayop na natagpuan. So, na-record na yan ng mga expert na marami. Hindi lang dito sa bundok, ganun din dito sa aming karagatan. Kasi napakarami ng pananaliksik na ginawa dito na iba-ibang grupo na talaga namang nakita nila na napakayaman ng Sibuyan sa endemic na mga halaman, puno, flora and fauna. Maraming endemic at dito lang makikita sa isla ng Sibuyan na sayang kung ito ay mapapabayaan. Here in Sibuyan, our protected area, which is the Mount Giting-Giting, is part of our culture, wherein people are very aware of its existence and the progress that we can have out from it, and is very close to our lives, to our very existence. Yung biodiversity po natin, yung mga magagandang mga halaman dito sa ating lugar ng Sibuyan ay isa po siyang dahilan kung bakit dinadayo ng mga taga-ibang lugar itong ating isla, lalo na pag umakyat ka ng Mount Giting-Giting, marami kang matatagpuan na iba't ibang klase ng flora at fauna sa taas. Lalo na yung mga picture plant natin dyan na sa mga nakikita ko, hindi lang 7 or 8 variety mayroon tayo ng klase ng pitcher plant. So, napakaganda. So, yan po ay isa na naging dahilan para din yung makaakit ng mga taga-ibang lugar upang bisitahin itong ating isla ng Sibuyan. Kung bakit sila'y bumabalik-balik sa Giting-Giting, hindi lang dahil sa ito'y bundok, kundi ito'y napaka hiwagang bundok, mayamang bundok, no, na may sari-saring buhay, may samot-saring puno, halaman, na doon mo lang matatagpuan sa taas. Yung hindi pa naigagalaw na mga natural resources niya, biodiversity, at may mga makikita ka pa dito na mga puno na marami, mga species na paiba-iba. Mga fish, mga hayop, kadamuan ay mga kwan, dire sa inyong lugar, 19 ka klase ng fish ang area ang dire, palibot lang. Of course, there are number of species, new species that are currently discovered in the area. And so, because of the presence of this, not only plants but animals as well, this island is dubbed as the Galapagos of Asia. Nakadepende ang sektor na organization or ang mga pamamayanan sa biodiversity ng Sibuyan Island dahil sa kadahilan ng yung mga tao is mismo kinukuha nila yung kung anong meron sa kalikasan ng Sibuyan. Like nabanggit ko kanina yung tubig na ito ay isang pangunahing sumusuporta sa mga pamamayanan, ginagamit nila pang araw-araw, sa sakahan, at sa kung saan-saan pa. Pag may piyesta, pag alad festival, na sineselebrate tuwing December. So connected din sa tubig kasi parang pag-alad festival na nagpapasalamat yung mga tao sa bigay na biyaya ng kalikasan ng Sibuyan. So tinawag yun na pag-alad kasi parang inaalay nila sa may kapal na binigyan sila ng magandang ito, pag tinignan mo, magandang
kalikasan ang meron tayo sa Sibuyan. So connected yun sa culture ng bawat Sibuyanon. Sa tingin ko po ay mas malaki ang kaugnayan ng kalikasan sa aming sektor sa dahilang ang tubig ay kailangan ng agrikultura. At higit sa lahat yung ating pagkain ay sariwa. Hindi na kasi pagkakuha, agad-agad pwede nang lutuin, hindi na binibili. Mga Sibuyanon at mga dating Sibuyanon na umuwi dito, yun nga, pag uwi nila dito, at least malinis yung hangin na nalalanghap nila. Malinis yung isda, sariwa yung isda na kanilang nakakain. May mga gulay na presko silang naligugulay at abundant pa. Yun nga. At yung iba na umuwi dito, nagsipagtanim ng gulay, na alam nila kasing hirap ng buhay sa siyudad, nakakapag-produce sila ng masustansyang pagkain dito na hindi na nila kailangang bilhin. Dahil nga, malusog pa yung lupa, mayaman pa. So, kapag nagtanim ka, tumutubo naman. At may mga libreng fertilizer kang makukuha sa tabi-tabi. So, napakagaan. Malinis, libre ang tubig. Kung maliligo at paglalaba, dahil marami namang mga ilog pa or batis kang mapupuntahan. Kasi, pag nandun ka, ay, ang kalikasan ay, siyempre, marami ang dyan eh. Makuha mong pangkain sa kalikasan natin, lalo na sa ilog, sa gubat, marami. Wa pa ng iba ng mga organisasyon ay nabubuhay kami sa sariling sikap sa pamamagitan ng pagbongkar ng produktong gubat. Pwede buhay ang sagrado. Base po. Okay, kung wayaan to, ay, wa kita ng halimbawa, wa kita yung malanghap mga sariwang hangin. Kagdamo pa nga iba, sagrado kay dira kita gadipindi ng atong ikinabubuhay. Una, yung mawimipindipisyon natin doon, akalanghap ka una, malinis na hangin, tapos makainom ka ng malinis na tubig na di na kailangan pang i-filter ang tubig. So, ganun. Marami akong naitulungan ng dahil sa pagiging mountaineer ko, ako yung nagbutas ng trail galing dito sa Espanya side, San Fernando, going to summit of Mount Giting-Giting. So nakita ko na magiging maganda na magiging source of income ng mga taong walang tinapos sa pag-aaral, like mga Sibuyan Mangyans member, yung mga indigenous people natin, na sila yung mga malalakas na umakyat sa bundok na pwedeng mag-assess, magbuhat ng mga gamit or mag-guide sa mga bisita like mountaineer na dadayo dito upang sila ay magkaroon din ng income. Kaya ganun kahalaga ng kalikasan na dapat itong hindi masira para patuloy itong dadayuhin ng mga taga ibang lugar. Dito nakasalalay ang turismo, hindi lamang ng Sibuyan kundi ng buong Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas sa biodiversity, lalo tigit ang Sibuyan. Kung kaya ito'y asset ng isla ng Sibuyan, ang kanyang napakayamang biodiversity, no? Asset sa turismo. Malaking epekto sa aming mga fisher folks, lalo na sa pangingisda, pangkabuhayan, doon lang umaasa. So, pagdating sa biodiversity, dapat talaga mapangalagaan para hindi maapektuhan yung mga pangkabuhayan namin. So, unang-una, yun lang ang pinagkikitaan at yun talaga yung namulat sila doon na hanap buhay. So, pagdating sa income ng pamilya, malaking bagay. Lalo na pag halimbawa,
mas maraming supply. So, malaki rin ang kita ng bawat pamilya. Kaya, malaking bagay sa mga fishing box namin na maganda yung karagatan namin. Malaking halaga ang bakawan dito. So, ngayon, lahat ng mga bakawan ngayon, kailangan maprotektahan. Kasi, dyan nangingitlog yung mga isda natin. Maraming buhay ilang dyan na nakatira. At the same time, yung sa climate change na epekto rin sa climate change, no? Yung napansin namin dito, yung baybayin namin, medyo kinakain ng alon, no? Nagbabawas. Pero dahil sa mangroves, protection, no? Na hindi talaga mababawasan yung baybayin namin. Makikita natin yung pag-init ng temperatura. Ang kagandahan nga lang dito sa Sibuyan, kung may mga lugar pa na marami ng mapuno, marami pang puno, at least doon malamig pa. Kaya ito ay isang napakalaking patunay na ang kahalagahan ng malusog na ekolohiya ng kapaligiran, malusog na biodiversity. Dahil ito ang magbibigay neutral ng epekto ng hindi nating mababawalang nagbabagong klima na problema naman ng buong planeta. Kung waya ang kalikasan, ay parang ang tao ay di mabuhay. Pag wala ang kalikasan. Ang NASI ay isang organization ng mga youth or pwede kahit ano. Parang ako, parang ikaw, parang lahat ng tao dito ay pwede. Pero karamihan sa aming organization is mga estudyante. Kasi ang mission ng NASI ay yung makonserve at maprotektahan yung biodiversity na meron tayo dito sa Sibuyan Island. Yung mga proyektong ginagawa ng organization namin is like parang nag-tree planting para masuportahan kung yung kakulangan ng mga puno para magkaroon na madagdagan kung anong meron na pagkukulang ng mga tao sa paligid ng Sibuyan Island. At meron din kaming pinopropose na isang project na watershed para naman ito sa mga makatulong sa pamayanan para masuportahan yung pangangailangan nila sa tubig sa pang-araw-araw nila. Unang-una, ang aming sektor ay mayroong mga patakaran. Bawal putulin yung mga puno ng kahoy sa tabi, sa lalo na sa mga watershed. Huwag magkaingin, huwag mag-illegal logging. Bilang isang carp beneficiary din, sa ngayon, ina-actionan na namin na kami na talaga ang nagbabantay ng mga kahoy sa kabundukan. Hindi na pwedeng bumaba pa. Kahit na maliliit na kahoy, binagbabawal na talaga namin. Ang Sibuyan kasi is sa natural park. May protected area ang Sibuyan na diniklara ito. At may buffer zone nga. Actually ngayon, mayroong resolution, although wala pang kopyang bumababa, na ang lahat ng remaining timberland, private or not, adjacent to protected area, ay declared as buffer zone. So, dahil alam din yan ng komunidad, kapag may nakita nga silang mga pagkilos na sa tingin nila ay banta sa kaligtasan ng isla, agad nilang pinaabot sa amin. Kilala nila. Sa lahat ng alam nilang membro ng SAM, na may ganitong activity. So, kami yung tumatawag ng pansin sa mga kinauupulan at bine-verify ito. At kagaya nga nung may banta ng sabing gagawa daw ng cross-country road na magta-traverse sa isla ng Sibuyan na kung saan ay tatawid siya ng protected area. Community rin yung nagtawag ng aming pansin na meron ito. At noon yung tinignan, maski ang Department of
natural resource ang environment and natural resource DNR ay hindi ito alam na may ganito palang programa or proyekto na ipapatupad. So dahil sa vigilance ng community, ipinatinawag aming pansin na itawag namin sa atensyon ng PAMBI ang DNR. Nalaman namin na hindi nila ito alam. So nung tingnan namin yung lugar, nakita nga namin yung napakalaking banta na gagawin na pagsira. Sa awa naman ng Diyos at sa pagkakaisa ng community, ay dahil nga natawag natin ang pansin na through social media rin, maraming nag-react, taga-labas man at taga-isla na hindi rin nakakaalam nito, ay nagsabi talaga ng kanilang opinion na ayaw nila na ito ay ipatupad. Kanya na ipatigil natin ito. So, isa yon sa patuloy natin ginagawa. At patuloy din ginagawa ng Bayay Sibuyanon, ang Alyansa Tigil Mina, na mag-organize or mag-train ng mga kabataan na at mabigyan sila ng awareness kung ano ba yung estado ng isla, gaano ito yung yaman nito, ang mga banta, at kung ano ba yung mga dapat na gawin kung sakaling may banta sa isla. Bilang tagapagtatag ng Jito Republic, hinihikayat ko din ang aking mga kasama kasi bahagi yan ng kung bakit na itatag ang Jito Republic. Kung bakit nga Jito Republic, Republika ng Jito or Giting-Giting, upang mapangalagaan ang Giting-Giting. Halimbawa yung cross-country project. Kami nagkakaroon ng tinatawag na protest hike. Protest hike. Ano ito? Kami pupunta sa isang lugar. Okay? Part yon ay gala, part yun ay pag-i-enjoy, pero at the same time, makahulugan. Bakit? Doon namin ipinapakita yung aming pagtutol sa isang proyekto man yan na makakasira sa environment. No? Gagawa kami halimbawa ng placards. No? Halimbawa, no to cross-country project. Nagawa na namin to. No, no to cross-country project. Pipicture kami doon, i-spread namin sa social media at sa mga kasama namin. Tulad ng sa Alyansa Tigil Mina, i-spread namin yan doon. Hanggang sa kumalat at dumami yung shares at makakuha hindi lamang ng simpatsa, kundi ng suporta, sa lalo tigit sa mga mountaineers na kasamahan namin para matigil itong proyekto na tinututulan namin. At kung tatanungin mo, ito ba'y epektibo? Oo naman. Bakit? Natuloy ba ang cross-country project? Hindi. So, epektibong pamamaraan yung aming ginagawa. So, isa naming mga aktibidad na ginagawa, nagkakaroon din kami ng clean up operation every year sa before magdating yung peak season ng mga mountain climbers, and then after nung season ng mga mountain climbers, nagkakaroon kami ng voluntary na paglilinis sa dinadaanan ng mga mountaineer. So yun, pagkatapos, yun, mayroon kaming mga roles din na sinusunod bilang mountaineer na kapag umakyat, kailangan ay kung ano yung dinala mo paakyat, ay dadalhin mo rin bababa. Kaya mayroon kaming mga kasabihan doon na bring something and leave nothing. So mayroon pang ano pa doon na hindi kami pwedeng manguha doon, kung ano yung mga likas na yaman doon ay bibit-bitin namin, kukunin, hindi. Pwede kaming kumuha, pero picture lang. So, ganun. Pwede kami mag-iwan doon, pero footprints. Yung mga ganun. The academy plays a significant role
in protecting, conserving, and maintaining the biodiversity of the island. So in my case as a teacher, one of the major roles I have is to explain and influence or get my students involved in the conservation of the natural resources. Protected Area Management Board, or PAMB, is one wherein I am a member, one of the board members, and I serve since 2014 up to the present. As a PAMB member, I am an instrument in coming up with researches that would help establish awareness to the people about what biodiversity we have in the place. And not only that, we also propose actions, policies, regulations to effect conservation, protection, and maintenance of the said resources, marine and land resources. Sa dagat, marami pa rin yung mga endangered species na nakukuha namin. Kagaya dito na lang sa aming lugar, halos monthly or pero madalas na nakakuha kami rito ng mga pawikan. So bilang pangalaga namin, binababawal namin ito nakatayin, kundi pag may nahuli man yung mga ngingisda o na nakuha sa lambat, agad namin itong nire-report sa DNR kasama sa PNP, tapos nilalagyan namin ng tag para ma-document lahat na nakukuha namin ng mga pawikan. At ganun din, minsan may mga dolphins na nagagawi rito. So lahat, aming binabantay at tinataboy pabalik sa laot. Kapag yung ecology ay napabayaan, lahat ng aspeto ng buhay ng mamamayan na naninirahan sa isang lugar ay apektado nito. Ngayon din naman yung kultura, dahil merong mga katutubo na nananahan dito sa Sibuyan, yung asosasyon ng Sibuyan Mangyan Tagabukid, na kung saan alam natin sa buong mundo na, na yung mga boses ng mga katutubo ay napakahirap na madinig, at kung minsan nadidinig pa minsan-minsan, pero wala silang ganun kasing kapasidad na maipaglaban yung kanilang mga pinangangalagaang kultura. At kuminsan may mga programang gobyerno na sa tingin nila ay makabubuti para sa mga katutubo, pero kuminsan ito'y bangga sa kultura at kuminsan ay papatay mismo sa kultura ng mga katutubo. Kung titingnan kasi natin yung kasaysayan, sa anumang lugar na mayroong mga katutubo at mayaman ang kanilang kultura, kasabay nito o konektado ito sa kayamanan ng kapaligiran. Dahil ang mga katutubo ay may mga kultura o mga kaugalian na sinusunod, na kung saan ang paggalang sa kapaligiran, sa Mother Nature, ay laging kaakibat nito. Ay, kay kung way kultura, ay way ga-protekta sa kalikasan. Kung way kultura, ay importante ang kultura nga ma-preserve din. Kag ang amon kultura ay pangkabilugan ng Sibuyan, bukod niyang sa isang lugar. Sa paglibot ko sa Pilipinas, kunduin ang may IP, at dito ang makapal, budak mo yung Virgin Forest. Kay kung way ang IP, kunduin ang IP at dito ang Virgin Forest. Nang dahil sa kalikasan, no, mas nakikita ng aming samahan yung kahalagahan ng indigenous people, sapagkat dito sila nabuhay, dito sila namulat, at itinuturing nila itong kalikasan na under ng ancestral domain na isang sagradong lugar, no? Hindi lamang basta lugar, kundi sagradong lugar yung kanilang mga
kabundukan, yung mga lupa na kanilang sinasaka. No? Na sa aming grupo ay binibigyan namin ng kahalagahan at binibigyan namin ng paggalang. Ay, halimbawa po, sa amin doon sa Sinapawan, nagpapatawag ng meeting, ito ang aming pinag-usapan ng mahalaga. Lalo na yung ating mga kagubata na ating mga likas yaman dyan, ay huwag pabayaan. Dapat pangalagaan natin at protektahan. Hindi man na nakasulat, ay tradisyon na naman na kultura na ay magnakaw ka. Kung anong ninakaw mo, palitan mo. Kung pwede mong bayaran ng pera, o magtanim ka, kung yun ang aming kasunduan doon. Kung kami pumutol ng puno, mga ginagamit sa bahay, pinapalitan po ng 20 puno. Sa bawat isang pinuno, halimbawa, pumutol ka ng isa, o dalawa, 40 na yan ang palit. Ayan ang aming kasunduan doon sa magputol ng kahoy. Ginaingatan namon ang kalikasan kay pinto namon direkta na bubuhay sa pamamagitan ng ginhawa ng kalikasan. Katulad nang halimbawa pag pinutulo ang kahoy sa tabing ilog, mamamatay din ang kalikasan. Kaya ginapreserba namon nga sa halip na magputol, magtanim ng maraming punong kahoy. Para sa akin, may mga illegal na mga pagmimina, pero dapat kasi dapat chine-check ng government natin. Isa ito sa nagiging problema natin sa Sibuyan Island, yung illegal mining. Kasi yung Sibuyan Island talaga is prone to mining dahil sa abundant nito sa minerals. So maraming mga dayuhan na nag-i-invest para lang magawa ng propose na magmimina dito, pero yung mga tao kasi hindi pumapayag, kasi sino ba naman yung tao na papayag na sirain yung magandang bigay sa kanila ng may kapal para lang sa interest ng ibang tao, di ba? Sa mina, may ang danger kasi meron pang approved MPSA or Mineral Production Sharing Agreement na existing sa area ng San Fernando, at andyan pa rin yung napakaraming aplikasyon sa pagmimina sa ng large scale sa Sibuyan. Halos kung titingnan mo yung mining application map ng Sibuyan, pag nakita mo, parang mauubos na talaga yung isla. Na ito, meron pa ditong overlapping sa protected area, merong overlapping din sa ibang IP areas. So, ito yung umiiral ngayon na banta. Yung makukuha nila na pera doon ay pansamantala lang. Ngunit yung kanilang nasira, halimbawa, pinutol na puno na 100 or centuries old trees, malaki ang maidudulot noon sa balanse ng biodiversity, no? Malaki ang maapektuhan. Yung mga naninirahan doon, kahit ibon o kahit fungus or bacteria man, malaki ang epekto noon sa balanse ng biodiversity sa isla ng Sibuyan. Sa EO-130 ay binuksan uli ni Pangulong Duterte yung pag-aplikasyon ng large-scale mining, at pinabuksan niya uli yung mga ipinasarang mga large-scale, illegal large-scale miners na nag-ooperate sa banta. Kanya, ang panawagan nga namin ay tanggalin itong executive o baliwalain itong EO-130 na ibinaba ni Pangulong Duterte. Hindi naman kasi ito tugon sa isyu ng pandemya, bagkus ito ay magpapahirap pa nga lalo sa bansa. Wala namang pakinabang na nakukuha ang
ang ekonomiya ng bansa sa pagmimina. Actually, kung tutuusin, kung sasaliksikin mo, mas malaki ang kita, ang share na naibibigay ng agrikultura kumpara sa pagmimina na napakalaki ang sira na nagagawa sa kapaligiran at kalikasan na wala namang nagbe-benefit, kundi ilan korporasyon at malalaking tao sa gobyerno lang naman. Napakarami pa tayong kasama sa Alyansa Tigil Mina na hindi man natin mabanggit lahat. Kasama na ni Armin Marina taga rito sa Sibuyan. Napas lang na dahil sa pakikibaka at pagsikap na maproteksyonan ang kanilang mga lugar. So, ito yung ayaw nating mangyari. Ang malagay sa alanganin ang iyong buhay na dahil lang sa ayaw mong paisira ang lugar na kung saan ikaw ay nananahan at ayaw mong ipasira ang lugar na kung saan ang gusto mong doon mabuhay ng ligtas at malusog ang iyong pamilya at iba pang mga mamamayan na kung saan ay doon ay nananahan. So, kaya nga tayo ay tutol, hindi lang sa Alyansa Tigil Mina, hindi lang sa Sibuyanon Against Mining at iba pang mga environmental groups na itong mga umiiral na batas ngayon, number one, yung existing na Mining Act of 95, ang ating panawagan dyan, ito ay i-refill. Dapat palitan siya, mayroon tayong ini-introduce na batas na napakatagal na ayaw umusad-usad sa Kongreso at sa Senado yung Alternative Mineral Management Bill na sana ito ipasa na. Hindi naman natin totally sabi na wag nang magbina. Kundi ang gusto natin na kung may minahin man, dapat ang mag-benefit ay ang Pilipino mismo, particularly yung tao sa kung saan ito ay isasagawa. Pero ang may minahin ay yung mga lugar na kung saan ay karapat-dapat siyang minahin at hindi maglalagay sa alanganin una sa buhay at sa ikinabubuhay ng mga mamamayan. Bawal ang pagmimina sa mga maliliit na isla. Bawal ang pagmimina sa mga protected area at sa mga maapektuhan ng mga watershed areas, ang farmland at ang coastal areas na kung saan ay dapat ng pangalagaan dahil dito kumukuha ng ikinabubuhay ang lahat ng mamamayan. Hindi kami gusto ng pina. Tapos isa ka, base, hay, ako ka ba rin ako naman doon, ginatawan ako 5 mil para ako na magpirma alawas ng pina. Hindi ako magsubo. Isa na naman ako. Lahat ng nickel mines sa buong Pilipinas na puntahan ko na, walang community nag-benefit. Pati yung sinasabi niyong Rio Tuba, the most responsible miners sa buong Pilipinas, wala pong responsable ka nung makikita. Puro risk na displace ang mga IP, na displace ang community. Sabi nyo nagre-rehab kayo dahil part siya ng inyong operation. Ang rehab nyo kakapiraso ay pila ka dekada na yung lumapag pag-upra dito, pagputkot. Kagang-angon po isla, ma'am, is napakaliit, small island. Kagaya ng sinabi na nila dito kanina, peligro ang itataon nindo sa community. So, desisyon namon kung paano iligtas ang amon na buhay. Desisyon namon kung paano iligtas ang amon pang buhay. So, dapat kamo mamatik. Dapat kayong makinig. Yun po. Ayaw ko ng mina dito sa Sibuyan Island. Nagsisirain lang.
una-una ang bundok namin, ang tubig, ang palayan, lahat na resources dito sa Sibuyan masisira. Ang anak ko pinatay ng taga-mining del Tutol. Kaya kami lahat dito ayaw na naming magkaroon ng mina. Lahat ng LGU bago implementa yung mga national projects, may consultation talaga sa community para may pag-implement, may harmonious relationship yung nagpapa-implement at ang community. Bring the government closer to the people. Napakagandang gawain na yung puntahan mo yung komunidad, no? At konsultahin kung anong gusto nila. Anong gusto nilang mangyari para sa pagpapatupad nito. Kanya nga doon pa rin, balik pa rin ako doon sa kausapin mo yung community. Kasi kung lagi mo silang kinakausap, bukod pa sa maipapaunawa mo at madidinig din mo rin yung boses nila, maipapaunawa mo yung issue ng epekto ng illegal na mga activities kung meron silang ginagawa, ay magiging katulong mo sila para mas maging sustainable ang hanap buhay na kanilang ipinatutupad nang hindi sila lalabag sa batas at hindi sila makakasira sa kapaligiran. Dialogue, pag-uusap siguro ang kailangan. Malayan talakayan ba sa Tagalog? Para pag-usapan kung ano pa ang mga problema para ma-resolve ba. Masasabi ko yung dapat, ang ating LGO, dapat kung may pag-usapan siya, isama kami para yung aming mga hinayin makarating sa kanila. Sa aking palagay, ang gusto kong mga pagbabago sa lokal na kalikasan ay kinakailangang ayusin natin ang ating komunikasyon. Make the people aware how important is the biodiversity that we have, to make them move into action and infuse it in our culture, in our way of life. Malaking bagay. Kasi unang-una, yung mga tao, pag-aware sila, no, sa mga programs, kung paano pangalagaan ang ating kalikasan, sila mismo ang gagawa. Magiging actionan ito ng ating mga government o kaya information dissemination talaga sila tungkol sa ating mga tao na dapat huwag nating abusuhin yung ating kalikasan. Paano dapat ingatan yung ating kalikasan para sa hinaharap ay hindi mawala at patuloy itong bibisitahin ng ating mga bisita na galing sa ibang lugar. Sa akin, ang gustong-gusto kong makita na advokasya para sa ating hinaharap ay palawigin at paigtingin yung mga tourist spot ng ating isla ng Sibuyan. Sana mas ipromote pa ang mga ecotourism sites dito sa Sibuyan. Bakit? Sapagkat ang mga ecotourism sites, ito'y asset, no, na makapag-iinganyo sa mga turista outside from Romblon or kahit sa ibang mga lugar, no, makakapag-encourage na bumisita dito sa isla ng Sibuyan, no, na sana na yung Mount Giting-Giting ay hindi siya magalaw mapangalagaan at mapreserba sa kanyang kasalukuyang estado.
especially Mount Gidingiting, has a bright future. With the right direction, right plan, right movement, right actions, I think Sibuyan Island, with its biodiversity, with Mount Gidingiting, will be a success. Sana dumami pa yung mga tao na talagang magpapahalaga sa makalikasan na meron ang Sibuyan at maghahangad na ito ay patuloy na ipaglaban sa mga darating pang panahon at para sa mas malusog, mas tahimik na pamumuhay ng sino pa man na magpapasya na tumira dito sa Sibuyan, taga rito man o hindi. Basta ang dapat manguna, Sibuyan muna. Sibuyan muna ang mga laga, makinabang sa yaman ng Sibuyan na hindi masisira. Sustainable na paggamit ng likas yaman. Sustainable na paggamit ng kapaligiran. Sustainable na paggamit ng lahat ng naririto sa Sibuyan, simula sa tuktok ng Gitinggiting hanggang sa kalaliman ng dagat na nasasakupan ng isla ng Sibuyan. Yun po lamang. Thank you. Sana sa lahat ng hindi lang dito ako, lahat tayo ng mga tao, no? Kailan natin gumalaw? Kailan natin makibahagi ng ating kalaman para sa protection, no, ng kalikasan, lalo na sa hinaharap nating problema sa climate change. Tayo mismo ang unang maapektuhan, no, yung mga small islands. Yung ating kultura ay dapat ay ano natin, ituro sa mga kabataan para yung mga kabataan ay matuto. Kumbaga ay mawala man ang yung mga matatanda na sali na sa mga kabataan. Tungkol sa pangalaga ng kalikasan, ay dapat tayo magkaisang Sibuyan, mga taga-bukid. Lahat tayo na nakatira sa Sibuyan, ay dapat tayo magkaisa para protektahan natin yan, ang kalikasan natin. Kaya ito ay para naman sa sunod na generasyon at sa ating lahat. Na ikaw ay tunay na Sibuyanon, kung ikaw ay may mabuting puso, maayong na tagipusoon, kung ikaw ay may pagpalangga, may pagmamahal sa Sibuyan, sa islang kinamulatan. Kailangan may pagmamahal ka sa sarili mong isla. Kasi dito ka na nakatira eh. Dito ka na tatanda. Dito ka na magkakapo. Dito ka na magkakaasawa. Panatilihin mo itong maganda. Kasi ang kalikasan ay kailangan tayo. Tayo, kumakailangan din sa kalikasan dahil din tayo kumukuha ng ating mga kailangan. Para sa mga ulihing at tinubo, mga kabataan, kag sa mga tanan nga sa Sibuyanon, palanggaon naton ang isla ng Sibuyan. Kaya ang isla ng Sibuyan ay gintugan ng Diyos para sa Sibuyanon. Nga ni hindi naton pag siraon ang kalikasan kagang aton mga diretso ipadayon naton. Agud ay maging matibay ang aton nga samahan o organisasyon. Nilikha ng Diyos ang isla ng Sibuyan, mundok ng Gitinggiting at ang kagubatan, ginawang bayan ng San Fernando, sunod ang kahindyukan at saka ang magdiwang. Naglalaki ang mga puno sa kabundukan, nagagandahan mga isa sa mga ilog at karagatan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin lahat ng kailangan natin sa isla ng Sibuyan. Tayo'y magpasalamat sa poong may kapal sa lahat ng bagay na ibinigay sa Sibuyan. Dapat natin siyang purihin at laging sasambahin.
pagmamahal na sa atin ay hindi magmamaliw. Lahat ng uri ng hayop sa Sibuyan, ang ating Panginoon ang siya ang may likha. Pinagkaloob sa atin lahat ng kailangan natin sa ibabaw ng lupa. Ting, 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 biro lang po, joke only.